Good morning, guys, and welcome to my channel. Ang inyong lingkod, Nicolo ko. Guys, it's me. I'm back. Babalik tayo, guys, within 14 days kasi nawala tayo. Hindi tayo nagkaroon ng mga videos. Kaya ngayon, samahan niyo ako. Magsusubscribe ka ba? O magiging jowa kita? Good morning, guys. For this episode, kukwento ko sa inyo kung anong nangyari sa akin ng 14 days. Kasi 14 days tayong walang video. So, sa puros ano tayo, live. So, ngayon, tapos na yung ano natin. Hindi inaasahang pangyayari. So, kukwento ko sa inyo. Guys, naka-quarantine ako ng 14 days kasi po yung mga kasama ko o yung may house members nagka-positive sila. So naging positive sila sa COVID nung January 5. So nagulat ako, tumawag sa akin na positive daw sila. So kailangan naming mag-quarantine din para hindi na magkahawa-hawa. So yun, nag-start ako ng January 5, sorry. And then hanggang ngayon, January 18. So guys, dun sa quarantine na yun, maraming mga bagay-bagay na nangyari. Siyempre, unang-una, medyo natakot ka kasi yung mga kasama mo sa bahay naging positive. Although, naging positive naman sila, hindi ganun kalubha. Kumbaga parang ano lang, mild. May mga sintomas lang sila. So, kaya kailangan nakakulong sila sa kanilang room. So, ako, nandito lang ako sa sala na mamalagi. At ako yung parang naging caregiver or nursing aide sa bahay. So, araw-araw, within 14 days, ako yung nagsusupply sa kanila ng mga pagkain. Everyday yun, morning, afternoon, evening. And then, mahirap din mag-alaga ng mga may positive cases, lalong-lalo na sa family mo. Kasi dun sa trabaho ko, may mga positive din naman na mga pasyente o residents. Kaya lang, hindi kababad sa kanila. Pero yung dito sa case ko, sa bahay, nakababad ka eh. So, kasama mo sila sa isang bubong. So, malaki rin ang tsansa na mahawa ka. So, buti na lang sa awa ng Diyos, hindi ako nahawa. At sa awa rin ng Diyos, magaling na silang lahat. Hindi naman naging maluba ang kanilang mga kalagayan. Nagkaroon lang ng mga lagnat, paulit-ulit, ubo, sipon, pananakit ng dibdib, sakit ng katawan. Pero hindi gaanong severe na tinatawag, kung yung mga mild lang. So, for that 14 days, wala lahat kaming pasok. Hindi kami pwedeng pumasok sa kanya-kanya namin trabaho. So, nakalock lang kami dito sa bahay. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng punta ng grocery store o somewhere na
makakasalamuha ka sa ibang tao. So, dito lang, napaka-boring pala. Ngayon, na-experience ko na yung ma-quarantine ng 14 days. Tama ngayon, sinasabi ng iba, napaka-boring. Wala kang gagawin, kundi matulog, kumain, at kung ano-ano pa. Kasi nga, hindi ka makalabas. Dito lang sa bahay. So, gawain bahay, gagawin mo. And then, ayun, after ng 3 days, nagpa-swab test kaagad ako. And then, yung first swab test ko naman, thanks God, negative. And then, after that, after 3 days ng may quarantine, nagpa-swab test ulit ako for the second time around kasi nga, apat na sila. So, nag-iisa na lang ako. 5 kasi dito sa bahay. So, 5 kasi kami. So, ako na lang walang virus. So, nagpa-swab test ulit ako for the second time. Ayun, sa awa pa rin ng Diyos at malakas yung aking resistensya, negative pa rin po tayo. So, thank you. At hindi kami lahat nagkahawa-hawa. So, kumbaga, meron pa rin isa na natira para magsiguro. Sabi ni Lord, itira ko yung isa para may mag-asikaso sa kanila. So, yun ang naging buhay namin within 14 days. Makakulong kasi sila sa room. Paikot-ikot. Boring. Kaya yung mga iba na walang pakialam sa coronavirus o sa worldwide pandemic natin ngayon, mag-isip-isip na kayo. Kasi napakahirap. Yung lang magkaroon ka ng isang symptoms, ika-quarantine ka na. Especially nagkaroon ka ng sipon, ikukulong ka na sa bahay or kung saang facilities. Kaya sa panahon ngayon, dapat alagaan natin yung ating mga sarili, palakasin natin yung ating resistensya, o galing maghugas ng kamay. Kapag may nararamdaman o uminom ka agad ng nararapat na gamot para hindi na po natin or pumunta tayo dun sa malalang stage. Dapat po agapan lahat. Kasi nga po, yung kalaban natin, hindi natin alam o hindi natin nakikita. Kaya dito sa bahay during that time, kada hawakan ko, kada kilos ko, may gloves ako, nakamask ako, naghugas ng kamay. Kasi nga, kailangan natin na hindi mahawa. Kasi kung mahahawa pa ako, wala nang mag-aasikaso sa mga kasama ko. So, thanks God. At everyone is safe. Hindi kami nagkaroon ng malubhang problema. At natapos yung 14 days quarantine. Naligtas ang lahat. Ngayon, recover na sila, malalakas na sila. Kaya, salamat talaga sa Lord. Kasi nga, hindi nila kami pinabayaan. Thank you guys. Sana, patuloy rin kayong sumikap at palakasin ang inyong resistensya na hindi na po tayo dumagdag sa mga cases ng COVID-19 sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ngayon guys, dito sa Calgary o sa Alberta, mas dumarami pa yung COVID cases. Kasi nga unang-una, yung iba, matitigas pa rin ang ulo. Pag sinabing huwag pumunta ron, huwag mag ganito, huwag ganyan, patuloy pa rin sila.
At mayroon pang mga tao na nagrarally doon sa may City Hall na ang ipinaglalaban nila ay ayaw nila ng mga restriction sa COVID-19. Nasisigil daw yung kanilang karapatan. So can you imagine that, guys? Anong karapatan? Na hindi daw dapat sila magmamas, hindi daw dapat sila mag-social distancing. So sa panahon ngayon, walang puwang yung mga rari-rali. Kasi nga, hindi natin kita o alam kung nasaan yung ating mga kalaban. So kaya, dun sa mga nanonood ng video na to, sana may mapulot kayong lesson. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat po tayong lahat. Kasi hindi natin alam mamaya o bukas, mayroon na pala tayong virus. At kung mayroon man tayong nararamdaman, mag-isolate na kaagad tayo, parang sa ganun, hindi na tayo makahawa ng iba pang tao o ng ating kapamilya. So ngayon nga, yung pagpasok ng 2021, ayon, nagkaroon ng ganun pa rin ang sitwasyon natin. Gaya nung 2020, patuloy pa rin namamayagpag si COVID-19. And may mga bagong variant na naman ng virus na lumalabas na sinasabi ng mga expert na mas nakakahawa daw yon. Ang tanong lang ng iba, kung mas nakamamatay, siguro hindi na rin natin maaalis na, siyempre, pag maraming nahawa, may mamatay rin, lalong higit kung meron kang ibang nararamdaman o mga internal sickness pa. Kaya ayon, advice ko lang sa inyo guys, mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat, mag-ingat before tayo kumain o gumawa o humawak na ibang bagay. Maghugas ng kamay, panatilihin natin yan. Every time na kahit anong hawakan natin, hugas ng kamay, pagkatapos at bago. Kasi nga, hindi natin alam kung nakahawak tayo ng virus. And then, ang unang-una, dapat palakasin talaga natin yung ating katawan. Laging uminom ng mga vitamins, lalong higit yung vitamin C. Panatilihing kumain ang mga prutas. Huwag na huwag magpupuyat. Kailangan matulog tayo at least 7 to 8 hours a day para yung katawan natin makapag-rest at hindi tayo tamaan ng kahit ano pa mang virus. Based on my experience, napakahirap. Yung ma-quarantine ka nga lang, napakahirap na. Ano pa yung maging severe yung virus mo? Napakahirap nun. So kaya, sa inyong lahat, naway lagi tayong ligtas at gabayan ni Lord saan man tayo dalhin ng pandemic na to, kung hanggang kailan pa. Pero ngayon, almost magtatapos na yung January. May mga baksina, kaya lang hindi pa lahat. Ang inuuna, yung mga medical frontliner, yung mga patient, yung mga residents sa mga long-term, sa mga acute center, mga home residents na very vulnerable sa COVID-19. Kaya guys, ingat lang talaga. Doon sa 14 days na yon, marami kang marirealize sa buhay mo. Kung magiging positive ka ba? Kung magiging malubha ka ba? Kung anong mangyayari sa'yo within 24 hours.
napakahirap nung mga kasama mo sa bahay ay may ganong sitwasyon. Kasi during the night, hindi ka mapakali, hindi mo alam kung anong mangyayari bago mag-umaga. Especially dun sa may mga cases na napakalubha. Yun guys, thank you for watching this video. Sinabi ko lang yung nangyari sa akin within 14 days at nangyari sa family ko. Naway maging maayos ng lahat. And yung boses ko guys, medyo garalgal kasi nga nagkaroon tayo ng sipon pagkatapos ng 14 days quarantine. So bali normal lang naman yung sipon kasi nga plus season ngayon dito sa Canada. So kaya okay naman, nawawala na. Inom lang parati ng tubig at ng salabat. Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye!